Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. DOH pinagpapaliwanag ang ospital na hindi pumayag na ma-discharge ang 10-month-old baby dahil po sa hindi nabayarang bill na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Anim na Pilipinong inilikas mula sa Ukraine dumating na sa Pilipinas. Ang Malacanang hindi po makikialam sa Oplan Baklas ng COMELEC. COMELEC inaming hindi saklaw ang murals sa ilalim ng kanilang Operation Baklas campaign. Bilang naman ang teenage pregnancy, bumaba ng 10% noong 2020. Ayon ho yan sa Popcom. At atong ang tutulong sa investigasyon hinggil sa nawawalang mga sabungero ayon sa PNP. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao. At sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Sabado, mga kabrigada, February 19, 2022. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw at Kabrigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita. Mga kabrigada, pinagpapaliwanag po ng Department of Health ang pamunuan ng ospital sa Metro Manila kung bakit tumanggi silang palabasin ang 10-month-old na baby dahil po sa hindi nabayarang bill na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Hindi naman po pinangalanan ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang naturang ospital, pero sumulat na sila rito at nakipag-ugnayan sa pamilya para sa pag-discharge sa sanggol. Sa gitna ho nito, kailangan mangako ang pamilya na babayaran nila ang naturang bill sa pamamagitan ng tranches o kung ano ang kanilang naging kasunduan. Sa gitna nito, binigyan din ni Vergere na hindi dapat ikulong ng mga ospital ang mga pasyenteng hindi makakabayad ng kanilang bills, alinsunod naman sa anti-hospital detention law. Brigada Balita. Mga kabrigada, nakauwi na po ng Pilipinas ang anim na mga Pilipinong inilikas mula sa Ukraine. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dumating ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, lulan ng Turkish Airline flight. Ang naturang mga Filipino ay humiling ng repatriation sa gitna po ng tensyon sa dating Soviet state. Sa ngayon, patuloy ang mahigpit na monitoring ng DFA sa sitwasyon sa border ng Ukraine habang nakikipag-ugnayan na rin ang gobyerno sa mga natitira pang Filipino sa Filipino community sa naturang bansa. Sa gitna nito, hinimok naman ang lahat ng mga Pinoy sa Ukraine na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Warsaw at sa Philippine Honorary Consulate General sa Kiev kung nais ng mga ito na humiling ng repatriation assistance mula sa Ukraine. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita tayo, mga kabrigada, hindi po makikialam ang Malacanang sa Oplan Baklas program ng Commission on Elections at iginiit na iginagalang ho nila ang independence ng constitutional body. Mababatid na ang naturang programa ho ng poll body ay umani ng batikos matapos hong tanggalin ng mga otoridad ang mga campaign posters at murals na nakadisplay sa mga private properties. Ayon po kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, maari namang gumawa ng legal hakbang ang mga may reklamo. Samantala, itinanggi naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ang mga nagsagawa ho ng Oplan Baklas ay pumasok sa properties ng hindi nagpapaalam. Brigada Balita! Mga kabrigada, inamin ng Commission on Elections na hindi saklaw sa pinatutupad ng rules at regulations ng kanilang batas na nagbabawal sa unlawful election paraphernalia
ang mga murals ng mga kandidato sa 2022 elections. Ito'y matapos makita ang mga otoridad na pinipinturahan ang mural na sumusuporta kay Lenny Robredo, Kiko Pangilinan Tandem sa Etiague, Isabela. Sa kabila po ng mga claims mula sa mga volunteers na ang area ay private property. Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, ito ang isa sa mga areas na posible nilang tignan muli. Tinutukoy ni Jimenez ang Resolution 10730 o ang IRR ng Republic Act 9006 o ang Fair Election Act na nagbabawal sa mga lawful election propaganda materials sa labas ng mga common poster areas maliban sa private property na may pahintulot ng may-ari pero kailangang tumalima pa rin sa allowable size na 2 feet by 3 feet. Brigada Balita. Tanggap tayo ng mga reports, mga kabrigada. Ang bilang ho ng teenage pregnancy bumaba ng 10% noong 2020. Ayon ho yan sa Popcom. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report! Inilabas mula sa opisyal na tala ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba ang bilang ng teenage pregnancy ng 10%. Sa ulat naman ng Popcom, lumalabas na 56,428 live births mula sa teenage pregnancies ang naitala noong 2020 o sa unang taon ng COVID-19 pandemic. Ang naturang bilang ay mababa mula sa 62,510 noong 2019. Ayon kay Popcom Executive Director at Health Undersecretary Juan Antonio Perez III na ang downtrend ay dahil sa ilang factors, kabilang na ang lockdown restrictions dahil sa COVID-19 na kung saan hindi nakakapagkita ang teenage couples. Dagdag ng Popcom, lahat ng rehiyon sa bansa ay nagtala ng pagbaba ng bilang sa teenage pregnancies. Pero sa National Capital Region o NCR, ang may pinakamataas na decrease na naitala. Yan ang report. Hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan, Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Atong ang tutulong sa investigasyon inggil po sa mga nawawalang sabungero ayon sa PNP. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nakikipaugnayan na ngayon ang mga investigador ng Philippine National Police kay gaming tycoon Atong Ang para sa investigasyon ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nabatay sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group, lumalabas na ang arenas kung saan nagsabong ang mga nawawalang individual na pinapatakbo ng WPC ay sinasabing associated kay Ang. Dagdag ni Fajardo, nagbigay na ng payag sa mga investigador ang mga tauhan ni Ang, kabilang na ang mga security personnel. Samantala, sinabi naman ng PNP spokesperson na wala pang konkretong ebidensya para masabing buhay pa o patay na ang mga ito. Batay kay CIDG Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Ramon Sawan, ang bilang ng mga nawawalang cockfight enthusiast ay nasa 29 na sa ngayon. Yan ang report atin sa atin ng Guard C Calcium Ascorbate, katawang healthy at chief sa Guard C. Ito si Kabrigada Jan Bayot ng Brigada News from Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita! Brigada Balita! Brigada! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, bahagya pong pinigil ng health regulators sa US ang pagrepaso ng bakuna sa COVID-19 ng Pfizer para ho sa mga batang wala pang 5 taong gulang matapos makitang hindi po gumana ng maayos ang 2 doses. Batay po yan sa ulat ng Wall Street Journal noong Biyernes. Ayon po sa US Food and Drug Administration, kailangan po nito ng karagdagan pang mga data sa bakuna. Dahil dito kaya po ipinagpaliban muna ang pasya para ho sa paggamit ng bakuna sa mga bata na 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang. Sa mga naunang datos, sinasabing ang bakuna ay epektibo po laban sa Delta variant. Sa ginawang testing, ngunit ang ilang mga nabakunahang bata ay nagkaroon pa rin ng COVID-19 pagkatapos lumitaw ang Omicron variant. Brigada Balita! Brigada!
Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Kabrigada, nagbabala pong pag-asa ng isolated rains, lalo na po sa northern parts ng bansa dahil sa amihan. Sa kabila ng manipis na cloud cluster lang ang nakikita sa bansa. Ayon sa Weather Bureau, ang frontal system at ang amihan ay magdadala po ng cloud formation sa northern Luzon, ganun din sa central Luzon, na maaaring magdulot ng isolated rains at thunderstorms. Sinabi ng pag-asa ng Southern Mindanao naman, kabilang po ang Davao Region, ay maaari ding makaranas ng kalat-kalat na ulan dahil sa mga kaulapan sa timog na bahagi ng bansa. Samantala, wala namang weather disturbance na inaasahang makakaapekto sa bansa sa mga susunod na araw. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Sabado. Sa palitan ng piso kontra US dollar 51.42, Australian dollar 36.90, Canadian dollar 40.33, Singaporean dollar 38.21, sa euro 58.22, British pound 69.88, at sa Japanese yen sa 44 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan, sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikde. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority.